Well, mga kapopong, kumusta? Well, mabalik ulit tayo dito sa ating military series. At para dito sa ating part 53 ng ating military series, ay pag-uusapan at ipapaliwanag ko naman sa inyo itong patungkol dito sa dalawang unknown aircraft o sasakyang panghimpapawid na na-detect ng Pilipinas na pumasok sa ating bansa noong nakaraang araw. Na siguro sa mga ipapaliwanag ko sa inyo mamaya eh, malinawan ka rin sa kung bakit nga ba ito ginagawa ng dalawang bansa na pag-uusapan natin mamaya. Well, marami pa talaga akong ipapaliwanag sa inyo, so huwag na natin patagalin pa at simulan na natin. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay actually araw lamang ang pagitan nitong balitang pagpasok ng isang aircraft sa Pangasinan at itong aircraft rin na biglang pumasok naman at nakita sa Sorsogon. Well, syempre unahin na muna natin pag-usapan itong aircraft na pumasok sa Pangasinan. Na siguro ang unang tanong agad na pumasok sa iyong isipan eh, kaninong aircraft nga ba itong pumasok ng palihim dito sa ating bansa? Well, actually ganito kasi ang paliwanag dyan at makinig ka mabuti. Ang mga bansang posible lang naman na gumawa nito at ang mga bansa lang naman na malalapit sa Pilipinas eh, ang bansang Japan, Taiwan, Korea at walang iba kundi ang bansang China. Well, gagawin ba ng bansang Japan itong walang permiso na pagpasok dito sa Pilipinas? Nope, syempre hindi. Dahil alam naman natin na ang laki ng respeto at pagtingin ng bansang Japan sa Pilipinas. Well, yung kayang pumasok sa Pilipinas eh, bansang Taiwan? Nope, syempre hindi rin. Dahil tulad ng bansang Japan, ay sobrang taas rin ang pagtingin ng bansang Taiwan dito sa ating bansa. Most especially, mayroong halos 150,000 na mga Pilipinong nagtatrabaho ngayon sa Taiwan na tumutulong sa paglago ng ekonomiya ng Taiwan. While kung hindi Taiwan at bansang Japan, ay posible kaya yung aircraft na na-detect sa Pangasinan eh, galing sa South Korea? Well, of course hindi rin dahil tulad rin doon sa Taiwan, ay mayroon namang halos 70,000 na mga Pilipinong nagtatrabaho ngayon sa South Korea na tumutulong rin sa ekonomiya doon sa kung bakit ang taas rin ng respeto ng Korea sa ating bansa. Well, sa madaling kwento o sa madaling salita, at siguro kahit ikaw ay ramdam mo naman na ang posible lamang na gumawa nitong pag-e-espiya dito sa ating bansa eh, walang iba kundi itong bansang China. Yes, mga kapopong, ang bansang China nga. Unang-una ay alam niyo naman na mayroon na silang mga base militar ngayon sa West Philippine Sea. Na para ulit sa mga hindi nakakaalam, ay dito sa base militar na ginawa ng China na ito, ay totoong super dami ng mga fighter jet na naka-standby dito. Pero ang tanong, eh bakit naman sa bandang Pangasinan nagmamanman itong China? Well, ang madaling kasagutan lang naman dyan eh, alam niyo naman siguro na ang Pangasinan ay malapit rin sa Subic. At alam niyo naman siguro na ang lugar sa Subic eh, dating lugar rin kung nasaan ang base militar ng Amerika. Kaya't dito pa lang ay magkakaroon ka ng idea na itong posibleng pagmamanman ng China. Kung China nga ba talaga itong biglang pumasok sa ating bansa, ay ito ay upang tingnan ng bansang China kung mayroon pa bang natirang military ng Amerika na naka-standby ngayon sa Subic. At alam niyo naman siguro na noong nabalitaan ng China yung completely na pagpapaalis ng Pilipinas sa hukbo ng mga Amerikano na nasa Subic eh, dito rin lumakas ang loob ng China na kunin naman yung mga isla natin doon sa West Philippine Sea. Most especially alam kasi ng China na kung magtatayo sila ng mga base militar sa West Philippine Sea eh, wala nang tutulong sa Pilipinas sa mga Amerikano upang hadlangan yung binalak nila na pagtatayo at pagkoconvert ng mga isla natin into military bases ng China ngayon. Well, take note ulit mga kapopong na this is only my theory, ha? Pero siguro na dito sa theory na ito eh, baka mag-agree ka rin patungkol doon sa aking mga sinabi. At para ulit sa mga hindi nakakaalam, ay kahit nagpadala ang ating Philippine Air Force ng mga jet upang harangin yung unknown aircraft na pumasok dito sa Pilipinas, ay hindi naman ito nahabol ng ating mga fighter jet dahil biglang nag-accelerate yung kanilang hinahabol palayo ng Pilipinas. Na malakas talaga ang aking pakiramdam na itong jet na ito eh, galing mismo doon sa base militar ng China na nasa West Philippine Sea. Anyway, maiba naman tayo at para naman sa naging balita kahapon, ay mayroon na namang isang unknown aircraft ang nakita sa kabilang bahagi naman ng Pilipinas which is Sorsogon. At itong aircraft naman na ito at kung pagbabasehan natin ang itsura nito, ay posibleng isa itong RQ-180 which is isang Stealth Unmanned Aerial Vehicle o UAV. O sa madaling paliwanag, ay isa itong aircraft na walang tao na nasa loob nito
na itong aircraft na ito eh, pinapagana lamang ng isang computer o remote control galing sa isang control center. Which is ang pakiramdam ko naman dito eh, mukhang galing naman ito sa bansang Amerika. Yes mga kapopong, sa bansang Amerika nga. Dahil ang manufacturer kasi ng ganitong klaseng aircraft eh, galing sa Amerika rin. Pero ang tanong, kung sa Amerika nga itong namataan sa Sorsogon, ay ano naman ang mission nito dito sa Pilipinas? Well, ang madaling kasagutan dito ay posibleng dahil rin ito doon sa isang aircraft na biglang pumasok sa Pangasinan na pinag-usapan natin kanina. At itong RQ-180 na ito ay lumipad upang hindi mag-espiya dito sa Pilipinas, kundi tulungan tayo para dito sa mga kakaibang aktibidad na ginagawa ng China dito sa ating bansa. Pero kung bigla ka naman magtatanong sa akin ng, wait lang Teacher Popong. Eh bakit yung namataan sa Pangasinan eh, mismong Philippine Air Force ang nagbalita nito? Pero bakit naman itong nakitang RQ-180 sa Sorsogon eh, bakit parang wala namang statement ang Philippine Air Force patungkol dito? Well, ang posibleng kasagutan naman dyan, at kung tama talaga lahat ng mga teori na binanggit o pinag-usapan natin kanina, ay totoong hindi talaga ibabalita ng Philippine Air Force yung pagpasok ng American aircraft dito sa Pilipinas, dahil alam rin nila na itong aircraft na ito ay kakampi ng Pilipinas o tutulong sa ating bansa. Na sabi ko nga kanina, ay posibleng ipinadala ng Amerika itong RQ-180 na ito upang backupan tayo sa mga ginagawang panghihimasok ng China sa ating bansa. Well, medyo malinaw na ba sa inyo mga kapopong? Pero may lilinawin ulit ako sa inyo, ha? Na simula kasi noong ma-invento ng Amerika itong RQ-180 na ito eh, papayag ba naman ng China na hindi rin sila gumawa ng ganitong klaseng spy aircraft? Yes mga kapopong, at siguro kilala nyo naman ng China na sa tuwing may nakita silang bagong kagamitan ng Amerika, ay gagawa agad sila ng paraan upang hindi lang ito kopyahin, kundi gumawa pa ng mas upgraded o mas high-tech pa kaysa sa ginawa ng Amerika. While ang reality kasi mga kapopong, na ang halos lahat ng mga bagong aircraft o kagamitan ng military ng China ngayon eh, kinopya lamang nila sa Russia at sa Amerika. Na siguro kung napanood mo rin itong ginawa kong video, patungkol dito sa pagnanakaw ng China doon sa mini submarine ng Amerika, at after how many months lamang simula noong nakawin ito ng China eh, gumawa na rin ng sariling ganito ang bansang China, na ngayon naman ay ginagamit rin nila sa pag-e-espiya. Well, ganyan kumilos ang military ng China. They copy, they build, and they fight. Well, may tanong ako sa inyo mga kapopong. Sa tingin nyo, posible nga ba talaga na China talaga yung pumasok doon sa Pangasinan? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito yung aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video, ito mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyo mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Ti-amo!